Kaunting kalaman mula sa kasulatan. Ang ating paksa ay hingil po dito sa 1 Corinto 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Pertaining po ito doon sa pagsasalita ng wika. Ano po? Mamaya, bigyan natin po ito ng pansin. Ibig sabihin, talagang ang Diyos ay hindi siya Diyos ng kaguluhan na gaya ng ipinangangaral ng maraming mga mangaral. Anong ibig ko pong sabihin? Kasi kung mapapansin po natin sa mga mangaral ngayon, halimbawa, may nangangaral na pagdating ho doon sa pananalapi, ay kumukuha sila ng mga sitas na galing doon sa lumang tipan, na which is hindi naman pala para sa atin. Ano, yun ay para doon sa mga Israelita noong mga panahon na yun. Kaya nangyayari ngayon, magulo. Ano, hindi katulad ng sinasabi ni Yahawa. Kasi yung magmula ho ng Genesis, makikita nyo na kagad kung gaano siya ka-well-organized. Ano? In order, kumbaga. Pansinin natin po doon sa Genesis 1:1. Tinapunin nyo ha, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos suma sa ibabaw ng tubig. Nung una ho, wala pa eh. Kumbaga, hindi pa siya naka-organized. Ngayon, nagpapasimula pa lang. So, ang ginawa niya, sabi niya, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So, nagkakaroon na ngayon yung parte ng liwanag and then parte ng kadiliman. 5, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Tinan nyo ha, kumbaga, nagkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig, sabi niya, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. Nakita ng Diyos na mabuti. Sinabi ng Diyos, sibula ng lupa ng damo, pananim na nagkakabini at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Nataglay ang kanyang bini sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabini, ayon sa kanyang pagkapananim at ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang bini ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon, nagkaumaga, ang ikatlong araw. So, and so, and so. Kumbaga, yung kanyang paggalaw, well-organized, nakaplano lahat. Ano? E makikita mo yung kung gaano kalinis yung mga nilikha niya. Ano? Mula sa hayop, halaman, tao. Kumbaga, well-organized to eh. Ano ang ibig kong sabihin dito? Kasi ang nangyayari ngayon sa pangangaral ng napakaraming reliyon, kapag yung sitas angkop sa kanya, ang gagawin niya kahit hindi kanya, ipagsisiksikan yung sitas na yon para lamang isingit dun sa kanyang gustong ipatanaw dun sa kanyang mga miyembro. Nakuha niyo ho ba yun? Pagbibigay ho ako sa inyo ng halimbawa ha. Pagka yung pastor, mangangaral, ministro, pare, gustong magkapera, kukunin niya yung malakyas, 3 Gs. Ano? Yan. Iyan na ngayon ang bobombayan niya ngayon sa pulpito. Pero hindi naman para sa kanila yung malakyas. Ano? Kaya pa nga, pag pinag-aralan mo, eh hindi naman pala para ito sa atin ah. Yan. So, nandun na kagad yung kasinungalingan. Ano? So, namumuhay ngayon ng kasinungalingan yung mangaral, pati na yung pinangangaralan, buhay na buhay sa kasinungalingan. O paano kayong maliligtas sa kasalanan? Sige nga. Ngayon, bigyan natin ng konting background. Ano ho? Genesis to Malakias.
Kung mapapansin niyo yung sinasabi nga nilang lumang tipan. Ano? Historia, Genesis to yung limang sinulat ni Moises, hanggang doon sa Hari, Kronika, Samuel, o yung mga istorya ni David, ni Solomon. Ano, di makikita na natin. Ngayon, pagdating doon sa katapusan ng Malakias, nagkaroon ng Mateo. Ang akala ng marami, yung Mateo, yun na yung bagong tipan. Hindi ho. Karugtong lamang ho yan, sapagkat hindi pa naman namamatay si Yahweh siya eh. Nagkaroon lamang ng bagong tipan nung siya ay namatay. Ha? Kinakailang mamatay yung gumawa ng tipan. So yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tanda ito para doon sa mga Hudyo, doon sa mga Israelita. Yung mga sinasabi niyang tupang nawaglit sa Israel. Nakuha niyo po ba yun? So ibig sabihin, yung palang Mateo, Marcos, Lucas, Juan, huwag mong isiksik yung sarili mo doon sa apat na libro na yon, sapagkat wala kang kinalalaman. Ultimong sa pagbabautismo, paghuhugasan ng paa, wala kang kinalalaman doon. Tinanin nyo, bibigong kayo sa ng halimbawa ho. Para ho ito doon sa mga nag-aaral, ano ho? Nang huwag na kayong maging biktima pa ng reliyon. 10:5, ang 12 ito'y sinugo ni Yahweh Shai, at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil. Huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng taga-Samaria. Kundi bagos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bayan ni Israel. Kapag ito itinuloy mo hanggang 28 ng Mateo, mapapansin nyo doon yung pagbibili niya. Para kanino? Para sa mga Hudyo pa rin. Ayan o. Doon sa 16, datapat nagsiparoon ng 11 alagad sa Galilea. Yung nasa Mateo 10:5-6, eto, nabawasan ng isa, gawa ni Judas. Datapat nagsiparoon ng 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila itinuro ni Yahweh siya. At nang siya kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapat ang ilan ay nangag-alinlangan at lumapit si Yahweh siya sa kanila at sila'y kanyang kinausap. Na sinasabi, sino? Yung 11, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. 19, dahil dito yung magsiyaon nga kayo, gawin ninyo mga alagad. Sino? Yung mga Hudyo. Oh, ang lahat ng mga bansa, ano, kasama mga Hintil, kasama ang Pilipinas? Hindi ho. Kung mapapansin nyo dyan, yan ho ang tinutukoy yung mga Hudyo sa paligid-ligid noong Jerusalem. Ano? Na sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, at narito ako sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So dito pa lamang makikita natin yung pagkakamali ng mga napakarami. Ba't kayo nagbabautismo sa tubig? Hindi naman kayo inutusan yan eh. Hindi ba? Kailan ba dapat tayo? Tayo ho yung parte na kung saan si Pablo ang inutusang mangaral para sa atin. Kaya doon nga ho sa mga gawa, makikita nyo doon, doon nagsisimula yung para sa atin, doon sa pangangaral ni Pablo. Ano? O, tingnan ninyo doon sa kanyang conversion. Doon sa gawa 8:1, 9:1, patuloy na ho yun. Makikita nyo ho doon yung takbo ng istorya. Hanggang sa sumulat na siya ng Roma, ayan, sumulat na siya sa Corinto. So and so, hanggang Hebreo na ho yun, 14 na yun. Ngayon, doon sa mga nagdudunong-dunungan at nagpapaliwanag doon sa revelation ni Juan, hindi ho yan para sa atin. Yan ho ay para doon sa assembly, doon sa unang siglo. Bakit niya pinaliliwanag yung mga bagay na hindi sa atin? Kita nyo, sa pagdudunong-dunungan, yun daw 666 yung Papa sa Roma. Eh samantalang sa kasulatan, yung 666 yung lahat ng tao. Hindi ba? Ay doon lang makikita natin yung pagkakamali. Kaya sinasabi niyan, hindi siya Diyos ng kaguluhan. Well organized dapat ang mangyari. Huh? Kaya ho, tantanan niyo na, tigilan niyo na. Kayong mga mangaral ng reliyon, ano, buko na kayo, kumbaga. Ayan. At patuloy na i-share niyo itong video ito para malaman, maintindihan ng marami. Ano po, o konting kaalaman mula sa kasulatan. Maraming pong salamat sa inyong lahat.